Hey everyone, and most especially to my pandas! Welcome back to my channel. At sa mga bago din siyan guys, welcome to my channel. And if you want to be part of my pandas, all you want to do is subscribe to my YouTube channel and click the bell icon for you to get notified for my next videos. Gusto mo mag-vlog, kaya lang, hindi mo alam kung anong gagamitin sa pagbablog. Wala kang camera, ngunit gustong-gusto mo mag-vlog kasi gusto mong i-document yung mga nangyayari sa buhay nyo, yung mga nangyayari sa work, school, with your families, and even with your friends. Ngunit, hindi nyo alam kung anong mga pwede nyo gamitin o mga basic essentials na pwede nyo gamitin sa pagbablog. Pag-usapan natin yan. But before anything else, make sure na na-like nyo na ang video na to, and yun lang, let's get started! So kagaya ng sinabi ko kanina, gustong gusto nyo mag-vlog, ngunit wala kayong camera, sa totoo lang meron kayong camera, napaka-basic, cellphone lang. Alam nyo naman, yung mga cellphone makers or mga business na nag-ooperate or nag-produce ng mga cellphone ngayon, pagandahan na sila ng mga camera. At mostly sa ating mga camera ngayon, full HD na yung built-in na camera natin. So, let's take that as an advantage na gamitin natin sa pagbablog. So, yun lang guys, basic essential. Cellphone lang, pwedeng-pwede ka na mag-vlog. So, ganito lang. Hawakan mo lang siya. So, mag-video ka lang. So, like that. So, hey everyone, this is Kheneth Dela Cruz and welcome back to my channel. So, yun lang guys, pwedeng-pwede ka na mag-vlog. Kaso nga lang, ang problema dito, kapag hinahawakan mo lang siya, limited lang yung scope or yung range na makukuha mo kasi maiksi lang yung kamay mo. At minsan, nanginginig pa tayo kaya magulo din or hindi masyadong maganda yung video na makukuha natin. Kaya nga, meron tayong tinatawag na monopod. So, na-invento ang monopod na to para gamitin natin, para ma-extend natin yung kamay natin at mataas yung mga camera natin. So, basic lang. So, pero, hindi natin to magagamit kapag wala tayong camera holder or cellphone holder. So, ito yun guys. So, kailangan din natin ng cellphone holder para sa paglalagyan natin ng ating cellphone. So, ito lang. I-attach lang natin to dito sa screw natin. So, ito lang guys. So, na-attach din natin yung cellphone holder natin. So, ilagay lang natin yung cellphone natin dito. So, ganito lang guys. Napaka-basic. So, pwedeng-pwede ka na mag-vlog gamit ng monopod, cellphone holder, at yung cellphone mo. So, pwede na siya mag-vlog. So, hey everyone! This is Kheneth Dela Cruz and welcome back to my channel. So, yun lang guys. Napaka-simple. Tatlong basic essential lang, pwedeng-pwede ka na mag-vlog. So, may monopod ka na, may cellphone holder ka, at may cellphone ka. Kaya lang, ang problema lang dito sa monopod na to, kapag gusto mong isang angulo lang ang kunin mo kapag ipofocus mo lang siya sa sarili mo, hindi natin siya pwede itayo unless kung itusok natin siya sa lupa or kung sa mga birthday, may hotdog, pwede natin siya itusok sa repolyo o sa abaka. Ngunit, hindi naman tayo magdadala ng mga repolyo kapag nag-vlog tayo. Kaya nga, meron tayong tinatawag na tripod. So, ang function ng tripod na to is pwede natin siyang maitayo sa isang lugar. So, or pwede din gamitin natin ang gorilla pad. Ang problema lang sa gorilla pad natin, kailangan pa natin ng isang ball mount para makakuha tayo ng iba't ibang angulo. So, what's the advantage sa tripod ko is may built-in na siyang ball mount. So, may mga option ka na pwede mong gamitin sa mga angulo na pwede mong i-apply. So, pwede na siyang mag-move, guys. So, mas maraming angulo, mas magiging creative or artistic yung kalalabasan ng video natin. So, simple lang. Yung cellphone holder natin, ilipat lang natin dito sa ating tripod. So, ganito lang. Pwede natin siyang itayo sa isang lugar. So, ganun. So, pwede na tayong mag-vlog. At kung gusto nyo ng ibang angulo, pwede din siyang mag-move. So, pwede natin siyang mag-move kung anong angulong gusto natin. So, mas maraming angulo, mas magiging creative yung kalalabasan ng video natin. So, yun lang guys, napaka-basic. Tripod, cellphone holder, at yung camera natin. At, lagi nating tatandaan na ang mga
built-in na microphone dito sa camera natin is napakaliit. Kaya nga, hindi masyadong malinaw yung mga boses na or sounds na nakukunan niya. So, kailangan natin ng external microphone para yung mga sounds na sa ating video is malinaw. So, meron tayo ngayong ganito. So, meron tayong Boya BY-FM1. So, gamitin natin siya bilang external microphone sa ating cellphone. So, meron din siyang kasamang holder. So, ang function niya, ito ang paglalagyan natin ng ating external microphone. So, please. Ito na siya, guys. Kaso nga lang, may mga unnecessary noise kasi ito ma-re-record like or mga boses na mga hangin. Kaya kailangan natin may na-invento na tinatawag natin dead cat. Or, ito siya, guys. So, kung nakikita nyo, meron siyang mga features like this. So, ang function nito is pinifilter niya yung mga unnecessary noise na posibleng marirecord dito sa ating video. So, ganito lang siya, guys. Ilagay lang natin to dito sa ating microphone. So, ito na, guys. So, sa tripod natin kanina, may mga cellphone holder na may built-in na din siya na paglalagyan ng mga microphone. Kaya lang, yung sa cellphone holder ko, wala siyang paglalagyan ng microphone. Kaya nga, meron akong tinatawag na camera bracket. Napapansin nyo, may dalawa siyang screw. So, yung isa, dito natin ilalagay yung cellphone natin at yung isa, dito natin ilalagay yung ating external microphone. So, ganito siya, guys. Ipakita ko sa inyo. So, tatanggalin lang natin siya, yung ating cellphone holder. So, yung isa, yung isang screw, dito natin ilalagay yung tripod natin. So, ganito siya, guys. So, ayan na, naka-attach na yung ating camera bracket. So, yung isa, dito natin ilalagay yung cellphone natin. So, ayan na, guys. So, na-attach na ang ating camera bracket at ang ating cellphone holder with our cellphone. So, kung napapansin nyo, may isa siyang screw pa dito. So, ang gamit dito natin ilalagay yung external microphone natin. So, ganito siya, guys. So, meron siyang ganito. Dito natin ilalagay yung ating external microphone. So, ilagay lang natin. So, this is it, guys. So, meron na tayong external microphone, may cellphone, at syempre, hindi natin magagamit ang external microphone natin kapag walang connector or yung wire na magko-connect sa cellphone at saka sa ating external microphone. So, yung connector nito, laging yung tatandaan, guys, may dalawang klase siyang connector. So, yung isa, yung may parang curl at yung isa, yung straight. So, itong may parang curl, ito ang gagamitin natin kapag ang ginagamit natin sa pag-video is yung camera or mga Canon camera, DSLR, mga ganon. Yung isa naman, yung straight, ito ang gagamitin natin kapag ang gagamitin natin sa pag-record or pag-video is cellphone or mobile phones. So this time, kasi cellphone ang gagamitin natin, so ito ang gagamitin natin. So, kung nakikita nyo, may dalawa siyang ganito. So yung isa, may dalawang guhit siya. Yung isa, may tatlong guhit siya. So yung may dalawang guhit, ito ay mapupunta sa ating microphone. At yung isa, may tatlong guhit. So kung nakikita nyo or napapansin nyo sa ating mga earphones na ginagamit natin sa ating mobile phones, so ito yung gagamitin natin doon sa ating cellphone. So i-attach, i-connect lang natin siya, guys. So ito, pag dito sa cellphone. At yung isa naman, dito sa ating external microphone. So ito lang, i-connect lang natin siya. So ayan na. So, na-connect na natin siya, guys. This time, pwede na natin siyang gamitin sa pagvavlog. So, this time, mas maganda yung quality ng boses or yung sounds na makukuha ng ating video nang dahil dito sa external microphone. So, pwede na siya, guys. So, pwede ka na mag-vlog. Pwede mo nang i-document yung mga nangyayari sa buhay mo or yung mga happening sa buhay mo kasama mga friends mo, colleagues, or mga kapag nangiligaw ka ng crush mo. So, pwede mo nang i-document sa kapag sinagot ka, hindi masaya. At kapag hindi ka sinagot, hindi at least may memory ka or may remembrance ka na, ouch, hindi ka sinagot na nililigawan mo. So, ito na, guys. So, lagi natin tatandaan na hindi masyadong maganda or hindi talaga maganda yung video quality natin kapag madilim yung video natin or yung paligid natin. Kaya, meron tayong pwedeng
dagdag na basic essentials sa pagbablog natin. So ito ay tinatawag nating ilaw. So ito siya, guys. So pwede din naman siyang walang ilaw. Kaso, lagi nating tandaan na kapag wala tayong ilaw, mas maliwanag yung video natin. So ang paano siya gagawin or paano siya gagamitin? So dito yung pwesto natin ng external microphone natin, dito natin ilalagay yung ilaw natin. So ganito siya, guys. Ito na siya, guys. So yung pwesto natin sa external microphone kanina, dito malalagay yung ilaw natin. At yung external microphone natin, ilalagay lang natin dito sa ibabaw ng ating ilaw kasi may paglalagyan siya. So ilagay lang natin siya dito. So at i-connect lang natin ang ating connector doon sa ating cellphone, mobile phone. So yan na, guys. So ito na. Meron na tayong ilaw na may pwede ding ma-adjust yung intensity ng light niya. So ayan, guys. Pwede natin siyang ma-adjust yung intensity niya. So like this. Pwede natin ma-adjust. So ito na, guys. Ito na siya. Ang basic essential or phone vlog setup na pwede niyong gamitin or i-apply sa pagva-vlog niyo. So meron tayong cellphone, tripod, camera bracket, cellphone holder, ilaw, at saka yung external microphone natin na may kasamang dead cam. So lagi natin tatandaan na okay lang naman na walang ilaw, hindi naman siya masyadong importante. Bahala na kung ako sa sarili ko, mas prefer ko pa na panoorin yung mga video na kahit hindi masyadong maganda yung quality ng video niya, at least maganda yung content niya, may matutunan tayo, may mga lessons tayo na matutunan sa video niya. Sana all! Kesa naman, napakaganda ng quality ng video niya, eh, pero wala naman tayong matutunan, o diba useless lang din yun. So, okay lang na wala tayong ilaw, pero mas mahalaga or mas importante na meron tayong external microphone kasi napaka-importante ng quality ng sounds sa ating video or audio ng ating video. So, mahalaga ang external microphone, guys. So, ito lang, guys. So, yun lang. This is the final phone vlog setup na pwede niyong gamitin sa pagbablog niyo, guys. So, pwede na natin siyang gamitin. So, hey everyone, this is Kheneth Dela Cruz and welcome to my channel! Yay! So, this is it, guys. Phone vlog setup. So, yun lang, guys. Sana may natutunan kayo sa video natin ngayon. And maraming salamat for watching. And if may mga suggestion kayo na pwede kong gawin sa video ko, just comment down below. And yun lang, guys. Thank you for watching. Stay safe and God bless everyone. Bye! Hi! Click here to subscribe!